Isa sa pinakakilala at hindi pinapalampas ng mga turista na pumupunta sa Baguio ay ang malaking ulo ng leon na kanilang natataanan. Pero marami man ang nagpapakuha ng litrato sa malaking bagay na ito, kakaunti lamang ang nakakaalam kung ano bang kasaysayan nito. Kung ating kikilalanin ang isang leon, iisang simbolo lamang ang ating maiisip, ang pagiging hari, matapang at pagiging malakas nito. Pero ano nga ba para sa mga taga-Baguio ang talagang sinisimbolo ng leon na ito? Halina at alamin natin kung paano nga ba naitayo ang malaking leon sa Baguio. Ang Baguio ang pinakakilalang summer capital ng Pilipinas dahil tuwing summer ay mainit, kailangan ng tao ng malamig na lugar at ang pinakamagandang puntahan ay ang Baguio. Bukod sa magagandang tanawin na mayroon ang lugar na ito, isa sa pinakakilalang bagay na hindi pinapalagpas sa mga turista ay ang malaking ulo ng leon na madadaanan sa Cannon Road. Bago natin alamin kung paano nga ba nagawa ang malaking ulo ng leon na ito, alamin muna natin kung paano nga ba nagawa ang lugar na pinaglalagyan nito, ang Cannon Road. Nung ang mga Amerikano ay sinakop ang Cordillera Highland noong 1900s, sila ay nahirapang akyatin ang bundok ng Benguet. Ang paggawa ng mga daan mula sa bundok na ito ay pinaniniwalaan ng labis na mga katulong sa ekonomiya ng mga lokal na mamamayan sa lugar. Dahil dito, ang gobyerno ng Amerika ay nagpatupad ng isang proyekto na labis nilang pinagkagastusan at pinaniniwalaang naging dahilan ng pagkadismaya ng mga politicians sa Washington D.C. Lumabas sa record na kahit maraming batikos ang nakuha ng proyekto na ito, pinagpatuloy pa rin ang paggawa. Taong 1905, nung ito ay nakumpleto at natapos mula sa pamumuno ng American Government Commissioner na si Major Lyman W. Cannon. Matapos noon ay nagpasa ng isang executive order ang Governor General na si Leonard Wood na ipangalan kay Lyman W. Cannon ang daanan na ito. Dahil sa gasto sa kanilang proyekto na naipatupad, ang Cannon Road o kinilala ding Benguet Road ang siyang pinakamahal na proyekto noong panahon na iyon. Ang inalaan lamang ng gobyerno ng Amerika upang magawa ito ay halos $2.7 million lang naman. Ang Baguio City Host Lion Club, ang malaking ulo ng leon na ito, ay naisip ng mga taga-Baguio noong 1960s. Pero hindi ito totoong leon, pero samahan ito ng mga taong kinikilalang Lions Club. Mabalik tayo. Ipinakilala naman ito sa publiko noong 1972 sa pangungunan ng isang miyembro ng Lions Club at mayor din na si Luis Lardizabal, district governor na si Robert John Weber at ang chief of police ng Baguio City noon na si Pedro Z. Claraval. Sinimulang gawin ng halos 40-foot sculpture na inukit mula sa napakalaki at natural na limestone ng isang Cordilleran artist na si Reynaldo Lopez Nanyak. Pinaniniwalaan na nais ng Lions Club na makagawa ng isang simbolo na magpapakilala sa kanilang grupo sa lugar na ito. Ang Lions Club ay isang service organization na naglalayo na quote, "meet the needs of communities on a local and global scale," end quote. Kinilala si Melvin Jones bilang founder ng samahan noong 1917 at pinaniniwalaan na halos 1.35 million na ang kanilang miyembro sa buong mundo. Ayon sa report, ang Lion's Head ay pinondohan at halos ginastusan ng Baguio Lions Club members. Mula noong 1950s hanggang 1960s, nakilala ang Lions Club at bukod sa kanilang pagpaparami ng miyembro, ang mga ito ay nanguna din sa mga fundraising activities ng ilang organisasyon tulad na lamang ng Philippine National Red Cross at maging Baguio Police Department. Pinaniniwalaan na ang pinakadahilan kung bakit nakilala ang Baguio Lions Club ay ang kanilang mga building at monument projects tulad na lamang ng Melvin Jones Memorial Grandstand na makikita naman sa Burnham Park, ang Baguio Lions Club House sa Governor Park Road at ang Baguio War Memorial Monument. Ayon nga sa paniniwala, ang paggawa sa napakalaking leon na ito ay binuo ng iba't ibang puwersa, mapatao at kalikasan. Dahil sa pagtutulungan ay nabuo at naukit ang napakalaking ulo ng leon mula sa napakalaking bato. Ito nga ang daan upang makilala kung gaano ka-creative ang utak ng mga pioneer ng Lions Club members mula sa pagdedesenyo mismo ng kanilang simbolo.
sa pagtutulungan ng mga miners at mga engineers at pag-uukit ng bato na isinagawa naman ng isang Ifugao artist at wood carver na si Reynald Lopez Nanyak. Noong nagawa ang Lion's Head, pinaniniwalaan na dumaan pa ito sa iba't ibang pagbabago. Mula sa kulay nito na kung minsan ay kulay kayumanggi at minsan naman ay kulay dilaw. Pero mas pinili na lamang na ibalik ang tradisyonal na kulay na ginto at kulay itim. Magmula noon ay binisita na ito ng mga tao at madalas nang nagiging center of attraction ng mga turista na umaakyat sa Baguio. Ayon sa mga lokal na mamamayan, hindi buo ang pag-akyat o pagbabakasyon sa Baguio kung hindi makakapagpakuha ng litrato ang isang turista sa malaking ulo ng leyon na ito. Sa kasamaang palad, tinamaan ng malakas na lindol ang lugar dahilan upang ang malaking monumento na ito ay magkaroon ng bitak at sira. Noong July 16, 1990, naganap ang Intensity 7 na lindol sa Luzon. Pinaniniwalaan na ang siyudad ng Baguio ay labis na napinsala, lalo na ang malaking monumento na ito. Ang lindol ang dahilan upang ang monumento ay galawin at iligtas mula sa pagkakasira nito. Pinangunahan naman ng mga presidente ng Lions Club na sina Alfredo de los Santos at Gloria A. Vergara, ginawa nilang project coordinator ang noong third president ng Baguio City Host Lions Club na si Peter Go. Nabago na ng tuluyan ang malaking ulo na ito mula sa laki, itsura at kulay na mayroon ito. Kung minsan may nagsasabing ito ay mukha ng isang ape kesa sa mukha ng isang leon. Pero ang ganitong kritisismo ay hindi na pinagtutuunan ng pansin ng mga taong nagpupunta sa Baguio. Kung meron ngang malaking leon, mabibili din sa Baguio ang maliit na structure ng ulo ng leon na malaki ang tulong para sa mga mamamayan na nagbebenta nito. Ang maliit na structure na ito ay mabibenta sa mga turista na pumupunta at umaakyat sa Baguio. Noong 2014, nag-propose ng 50 million pesos ang Regional Technical Working Group upang mabigyan ng panibagong pag-aayos ang mukha at istruktura ng leon. Kasama na din dito ang pagpapaganda sa ilang parke at gusali na makikita sa Baguio City. Dito ay papaganda hindi ng mga murals na makikita ang kasaysayan ng Baguio at paglipat ng mga souvenir stalls sa isang malaking building. Ang Baguio Lions Club ay patuloy na lumalaki at dumadami at mas lalo pang nakikilala hindi lamang dito sa Pilipinas pero maging sa ibang parte ng bansa. Ang mga ito ay pinaniniwala ang tumutulong din sa pag-aalaga sa mga kabataan at maging sa kalikasan. Nalaman natin kung bakit nagkaroon ng malaking ulo ng leon na nakatayo sa daanan ng Cannon Road. Ang malaking monumento nga na ito ay patuloy na pinapaganda at inaayos ng mga lokal na pamahalaan upang mas maging maganda pa sa mga mata ng turista na bumibisita sa kanilang lugar.